Alam mo, sabi ko nga kanina kay Direk Lawrence, sabi ko parang pinigilan ko lang yung sarili ko, but you know what, muntik na ako maging emotional nung una. Parang napatingin akong ganun dun sa, parang, alam mo, parang nakakaiya kasi alam mo yung mga high officials ng isang bayan and then they're actually commending you and they're recognizing your work for an actor, not just for an actor, lahat naman ng klase ng field, no? Pag ang iyong trabaho ay nire-recognize ng bansa at ng mga official ng bayan at nasa plenary ng Senado, parang that's actually one of the highest parang accolade that you can get, no? Kasi hindi lang siya isang organisasyon, hindi lang siya isang award-giving body, kung hindi yung mga senador na representatibo ng maraming rehiyon sa buong Pilipinas ay commending your work. Parang gusto kong maiyak, ayoko lang kasi baka magmukhang dramatic, no? Kasi nakatutok pala sa akin yung camera. But I really missed, no? I'm telling everyone, na-miss ko na kasama ko yung mother ko. Pero nandiyan naman siya actually kayo. Nasa ano kasi siya sa Montalban. Kasi I wish na sana nakita niya yung commendations. Kasi kung meron man nakaka-capture ng mga speeches ng mga senator, baka mga tidbits lang, baka mga small ano lang. Pero sana yung marinig. Kasi ang mother ko was actually sa mother ko, sa father ko rin. Ang father ko was actually a very good entertainer and a host, no? Lumaki ako na ang father ko, nag-host ng mga party. Ang mother ko was actually magaling siyang mag-orator. Ang mother ko, lumaki ako na pag nagkukwento yan sa ng sa gabi, yung nagsa-storytelling, may expression ng mother ko. Once upon a time, there was this princess. Ganun ang mother ko nung bata pa kami. And then, pag kumakanta yung character, sinasabi niya, and the three witches say, abidi-bidi-boo. Ang mother ko, I think I got that from my mom and from my father naman yung pagharap sa publiko kasi ang father ko talagang tumatayo sa entablado yun at nagsasalita. So, na-miss ko, ang father ko, well, he is now in heaven, my father, and my mother is still alive. Bigla ko lang naisip na they will be very proud of me. Kung nakita nila, kung nandyan sila kanina sa, na nakita nila na, kasi mula umpisa, pagkabata ang parents ko, sobrang napaka-patriotic, napaka-nationalist nila. Sila yung mga magulang na talagang tumitingin sa mga opisyal ng bayan. Nagising din ako sa ganun. So, pag narinig nila na yung mismo punong bayan ay binibigyan ng parangal yung kanilang anak, I'm sure, big deal sa kanila yan. And for me, wow, isang malaking achievement para sa isang mamamayan ng Pilipino na yung sarili mo, yung trabaho mo ay ni-recognize ng mga opisyal ng bayan.